Nilampaso, dinurog, winasak. Yan ang iilang mga salita na naisip kong aakma sa ginawa ng Phoenix Suns kontra sa LA Lakers sa Game 5 ng kanilang serye. Paano ba naman? 30 lamang ng Phoenix. Huwag kayong magagalit mga idol. Lakers fan din po ako pero this game ay nag-dominate talaga ang Phoenix offense man o depensa. Dito nagsimula yan. Sa inbounds play na to mga idol, may kita natin si KCP na tinatao si Jay Crowder. Medyo nagkaroon po ng error ang depensa dito dahil itong si KCP ay tila sinasabihan si Andre Drummond na pumeso dyan sa tinuturo niya. Magandang intentions ni KCP, pero dahil dyan ay nadelay yung paghabol niya kay Crowder at dito na nagsimula ang run ng Suns. Since wala nga po si Anthony Davis, expected talagang si LeBron ang nucleus ng opensa para sa Lakers. So kuyog kung kuyog yung inilaan na Suns sa depensa tungo sa kanya and carry over effect din to. Dahil wala nga po si AD, si Mikal Bridges ay nalipat na kay Dennis Schroder dahil pwede nang si Crowder ang tumao kay LeBron. Sa serya kasi na to mga idol, si Bridges talaga ang nakatokang magbantay kay LeBron. Pero dito nga po ay tinapat siya kay Dennis Schroder kaya naging dahilan din to kung bakit napakaalat ni Dennis this game. Ang galing din kasi nito dumepensa eh. Good defense to actually. Sa pag-switch ni Mark Gasol kay Booker, eh alam na ni Book na may advantage siya dito on offense. Nakasabay naman si Mark pero better offense lang talaga sa parte ni Booker. Kaya nang bumalik yung bola sa kanila, binigyan ulit ni Booker si Gasol ng kaparehas na move. Pero pinayagay na muna niya upang mapakagat si Gasol. Feel ko tinuro sa kanya ni Kobe to eh. Parehas na move pero may counter para ma-deceive yung kalaban. Ang ganda po ng individual defense ni Bridges dito kontra kay LeBron. Ginawa ni LeBron ang tamang play at good look sana to para kay Kuzma. At dapat nating bigyan talaga ng credit ang depensa ng Suns at ang ganda ng rotations nila. Again, good defense pero better offense talaga. Hindi rin kasi masyadong tumitira si Dennis Schroder mula sa labas, more on slasher to eh. Kaya kita nga natin na binibigyan siya ng distance ni Tony Craig mula sa switch. And hindi to inexploit ni Schroder sa clip na to, kaya nung umatake siya, tila tatlo ang sumalubong sa kanya. May mga unforced errors din kasi ang Lakers. Tulad nito, akala ni LeBron i-handoff niya kay Caruso yung bola. Si Caruso naman biglang nag-backdoor cut. Turnover tuloy. Dito naman nakuha nga ni Andre Drummond ang bola pero pinasa naman niya sa paa ni LeBron. Sabay sa kabila eh iniskoran siya ni Ayton. Malaking credits talaga sa depensa ng Suns. Willing silang ibigay yung ganitong tira kay Caruso. Basta wag siyang makapasok sa loob at naging successful yan para sa kanila sa clip na to. Dito habang binababa ni Chris Paul yung bola ay nakita niyang naglalaro sa ilalim po ng screen itong si Schroder. So mati kapag ganyan, license to shoot talaga. At mula rito, eh tambaka na talaga all the way. Sa sobrang ganda po ng depensa ng Phoenix sa unang 6 na minuto ng second quarter ay 2 puntos lang ang iniscore ng Lakers. Galing pa yon sa free throw. Maganda po ang opensang ipinakita ni Devin Booker this game at talagang obliterated ang opensa at hindi lang po ang opensa kundi ang moral ng Lakers dahil sa kanilang pagkakatambak. Kita sa body language nila na tila miski sila e disappointed sa kanilang performance eh. Paano kaya magre-responde ang Lakers dito? Dahil sa panalo ng Phoenix sa game na ito ay isang panalo na lang at mag-a-advance na sila sa Western Conference Semifinals. So para sa Lakers kapag natalo sila, eh bye-bye back-to-back na. Nagtala po si Devin Booker ng 30 points, 7 rebounds and 5 assists para sa Phoenix Suns at ang Game 6 po ay balik na ngayon sa LA sa Biyernes to June 4 sa ganap na alas 10:30 ng umaga.
On a personal note, dahil nga ako ay isang Lakers fan, naniniwala pa rin ako na maitutulak pa ng Lakers sa Game 7 to, though sobrang hirap talaga kapag puro mintis kayo, then ang momentum din ay nasa Phoenix na ngayon. Sana makalor si AD sa Game 6. Ano po ang masasabi niya sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. And syempre, may nag-sponsor sa atin ng mga t-shirts para i-giveaway. So, palike na rin ako mga idol ng Facebook page ng ating sponsor na si Prohibited Clothing. Pag nagkaroon sila ng 5,000 likes or followers ay magpapamigay tayo ng kanilang mga damit. I-announce ko na lang soon ang ating mga mechanics at padamay na lang din po ako ng ating official Facebook page at magpo-post din ako doon ng ating mga gawa. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.